lang to 4. Ngayon, ang gagamitin natin numero 4 addition is like 5 patas. Okay, at ito, tingnan ninyo po. Tingnan nyo ang example sa board. Ito ang i-add natin, numbers more than 5. Sa board is 5 plus 5. Ito ang gagawin nyo. Ilagay nyo sa utak nyo ang 5. Tapos mag-ready kayo ng 5 sa kamay nyo. Then, itugtong ninyo. So, 5 in your head. So, 6, 7, 8, 9, 10. So, ganyan yung gawin ninyo mga bata. Ilagay sa utak ang isang numero. Ilagay sa utak ang 5. Tapos, continue counting. So, other way of adding it, ilagay nyo sa utak nyo din ito, next number. Ilagay nyo sa utak nyo din ang isang number. Example, 6, 6 plus 5. Ilagay nyo ang 6 sa utak nyo, tapos dagdagan nyo ng 5. So, ang 5, i-ready nyo sa kamay nyo. For example, 6 sa utak nyo, tapos 5 ang na-ready nyo. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, you can get 11 as your answer. So, the other way of adding it. So, the rule of 5. Anong idagdag nyo sa 5 para maging 10? So, di ba 5? So, itong other number na i-add nyo, i-split ninyo para hindi kayo mag- Pwede mo ma-i-add dito na maging 10. Pero it's very complicated. Ito nga tingnan nyo. 6. To make 6, split nyo 5 and 1. 5 in 1 is 6. So, ang 5, anong idagdag mo sa 5 para maging 10? So, ito. Dito pa sa 6. So, always, pag 5 ang numbers mo dito, always 5 ang ilagay. Number na is split sa other number. So, here. So, 5 plus 5 is 10. And other, you add for 1, it is 11. So, parang complicated sa atin. Ang easiest way niyan is ilagay nyo lang sa utak at tapos dagdagan nyo. Kaya, tingnan nyo ang example sa board. Ito ang i-add natin. Numbers more than 5. Sa board is 5 plus 5. Ito ang gagawin nyo. Ilagay nyo sa utak nyo ang 5. Tapos mag-ready kayo ng 5 sa kamay nyo. Then, itugtong ninyo. So, 5 in your head. So, 6, 7, 8, 9, 10. So, ganyan yung gawin ninyo mga bata. Ilagay sa utak ang isang numero. Ilagay sa utak ang 5. Tapos, continue counting. Dito na tayo sa rule of 5. Kung mag-add kayo ng numero, tapos ang numbers nyo is more than 5, ang addends nyo, or ang i-add nyo is 5 pataas, ganito ang gagawin nyo. For example, here, 5. Kailangan nyo i-split itong other number para mapagaan ang pag-count ng mga bata, lalo na kindergarten pa kasi mahirap pa silang, or grade 1, mahirap pa silang turuan, makakalimutin. So, the rule of 5, 5, ito no. So, ang 6, kailangan ni mo i-split muna para mapagaan ang pag-add nila. So, the rule of 5, kailangan dadalhin mo siya dito. So, ang 6, anong number na makams out ng 6? So, always, you bring out the 5, right? What number you add to 5 to make it 6? So, diba? 1. So, 5 and 1 is 6. So,
ganyan yan, kids. Ihatiin nyo muna ang 6 para mapagaan ang pag-counting nyo. Hindi na kayong mga mag-need pa ng maraming sticks or what. So, ito. So, 5, di ba? Ang 5 and 5 is 10. So, ito. 5 and 5. 5 plus 5 is 10. So, plus 1 is 11. Okay, tingnan nyo maigi. So, yan ang rule ng 5, kids. So, another example. Mag-add kayo the rule of 5. Always nating tatandaan. Pag ang numerong in-add natin is more than 5, kailangan ang higher number split natin. So, always break down the bigger number. So, ang 5 always nating dadalhin. Tapos, what number that makes 7? Based on the example, what number that makes 7? Diba? Dinala na natin yung 5 dito. Ilan? Anong number ang idagdag natin para maging 7? So, always we have 5. So ano ninyo? Dagdagan ninyo. So, 5. Ilan? Again, ma-i-apply na naman natin na ilagay natin ang 5 sa utak natin. Tapos, ready tayo sa kamay natin kung ilan ang idagdag. So, 5 in your head. And then, continue counting. 6, 7. So, ang may idagdag lang natin is 2. Here, 2. So, 5 and 2 is 7. So, ito na mga bata. Para ma-easy ang pag-count ninyo. So, 5 plus 5 is 10. Plus 2 is 12. Okay, I will show you more examples. Here are more examples. 5 plus 8. So again, we have to split the 8. We bring out the 5 again. Apply the rule of 5. You have to bring down the 5. So 5, what makes it? What number that makes 8? So we have 5 here. So how? What numbers? What numbers? Counting 6, 7, 8. So we have 3. We have to add 3 to make it 8. And then we have to add 5 plus 5 is 10. And then plus 3 is 13. Okay? Diba? Tingnan ninyo. Diba? Mas easy siyang mag-add kung mas less ang numbers na gagamitin natin. So again, don't forget, kids, that the rule of 5 is 1. The foundation, 5 plus 5 is 10. So, the rule of 5, when you add numbers more than 5, you have to bring up the 5 down. And then, whatever numbers you have here, you have to split it and then consider the rule of 5. Then, how much you need to add more to so you can get the other number. Here again, 5 plus 8 is 13, and then 8, you have to split it. 5 plus 3 is 8, so 5 plus 5 is 3, equals 13. Okay, ito another example, 5 plus 9. So, anong number ang ilagay mo, kids, para makakuha ka ng 9? Here. Para maging 9. So, 5 in your head. Continue counting. 5, 6, 7, 8, 9. So, we have 4. And then, so we have 5 plus 5 is 10. And plus 4 is 14.
and I can teach you more. Thank you guys. Don't forget to subscribe Miki Liza Monreal and pindutin din